Hi everyone! Welcome back to my vlog. For today's video guys, ayan, isi-share ko sa inyo ang ating napanood patungkol kay Dave. Ayan, bilang isa po tayo sa masugid na taga-panood mula umpisa na vlog po ni Tekram ang story po ni Dave. Ayan. So, lingid po sa kaalaman ng lahat ay nasubaybayan naman po natin ang pag-transform sa buhay ni Dave. Kaya, isa po tayo sa nawindang sa mga pangyayari ngayon dahil sa mga balita o ipinahayag ni Nanay Apple na ni-reveal po niya guys na yun na nga, iba po ang biological father ni Dave. Ayan. So, sa mga hindi pa po nakakapanood sa kanilang live, ayan guys, panoorin niyo po ang bago nilang live ni Tekram. Ayan, na pinangunahan po ni Tek Foren at saka si Tek Jun. At ako nga rin po na nakapanood ay medyo nanggigigil at hindi lang medyo guys, talagang nanggigil sa mga pasabog ni Nanay Apple at kanyang mga tita. So, ang nangyari nga guys ay bumisita si Dave, si Luis at si Noah at nandun rin po yata si yung unang nag-ampon kay Dave. Ayan. Tapos guys, kasama nga nila si ang kanilang driver. So, ang nangyari guys, humingi daw po ng permission si Dave na bisitahin po sila Nanay Apple. So, hindi po ba nakakatuwa bilang anak ay naiisip niya po ang kanyang nanay kahit sa kabila ng mga nangyari sa kanilang buhay. Ayun nga, na pinaampun na si Dave. So guys, tungkol nga sa kwento ni Tek Foren at si Tek Jun, hindi po nila kayang i-hold o itago ang katotohanan sa istorya po ni Tekram ay kulang na kulang po kung bakit humahagulgol si Tekram sa una niyang live. Ganun na lamang po dahil bilang tatay, Tekram ay napakasakit nga po sa kalooban yung mga pangyayari na hindi rin niya inaasahan. So, yun nga guys, kung ikaw po ay itinuring mong anak ang Dave, isang Dave sa buhay mo, syempre naman po ay napakasakit ang mabalitaan mo na yung anak ay muntik-muntikan ng umbagin. Ayan. At pinagsalitaan pa nga po ang bata na kung saan ay wala pa naman po sa tamang edad para bigyan po ng ganung words, ayan, na hindi po makakalimutan ni Dave. Kasama pa nga po ang kanyang mga kapatid na si Noah at saka si Luis. So, guys, yun na nga, nanggigigil nga si Tek Foren at hindi niya po kayang pigilin talaga ang kanyang damdamin para ipagtanggol po ang pamilya manalastas. Lalong-lalo na po si Tekram at saka si Dave. So, ayun nga, ang nagkagulo ang buong Tekram. Siguro gulong-gulo na po at hindi lang buong manalastas, kundi buong community ni Tekram sa mga lahat ng sumusuportang katulad ko guys. Dahil halos lahat po ng videos ni Tekram ay sinusundan po natin, lalong-lalo na po ang istorya ni Dave. Ayan. Lingid naman po sa ating kaalaman na nag-aaral po sila, na bago po ang buhay ni Dave. At higit sa lahat ay ayon nga po kay Dave ay hindi po siya nagtanim
ng galit kung ano man po yung sinabi or sinabihan po siya ng mga hindi po katanggap-tanggap noong nagpunta po sila sa bahay ni Nanay Apple. So, yun nga guys, ang hindi inaasahang pangyayari na umamin po nga si Nanay Apple na pinakilala nga niya po ang kinakasama niya ngayon, at hindi lang po niya bilang kinakasama kundi ni-reveal niya po guys na ang kinakasama niya ngayon ay iyon ang biological father ni Dave. So malalaman po natin dahil eager po talaga na ipadi DNA test si Tatay Alan or baka yung sinasabing biological father po ni Dave ngayon ay isa po sa kanila ang ma-DNA. Pero alam niyo ba guys na kahit na sinabi ni Nanay Apple na ganun ay at tinanong naman po si Dave kung hindi man po si Tatay Alan ang kadugo niya or biological father niya ay magbabago nga ba daw ang pagtingin niya kay Tatay Alan. Ito po ang sagot ni Dave guys, hindi po magbabago ang pagtingin niya kay Tatay Alan, bagkus tatay pa rin po ang turing niya kay Tatay Alan. So di po ba napaka sarap pakinggan ang sagot ng isang bata kung saan napunan po or napalaki po siya ng buong-buong pagmamahal ng mga Tekram Manalastas family. So, yun pa nga lang guys na sinabi ni Dave, yun nga, isa na rin ako sa mga nahimasmasan dahil masakit po para sa akin kung ako si Tatay Alan na sasabihin po na hindi pala si Tatay Alan ang biological father ni Dave. So, ano man po guys yung kakalabasan ng or ending ng istorya ni Dave or itong episode na to guys, ay sana magiging okay ng lahat sa part ni Tatay Alan, sa part ni Dave, at sa lahat po ng sumusuporta ng Manalastas family at istorya nga po ni Dave. Sana po ay ipag-pray na lang po natin sila, panalangin na magiging okay ang lahat dahil sa part po ng bata, kahit sinasabi niya po na okay siya, hindi pa rin niya po maiiwasan daw yung natutulala siya sa mga panahon ngayon. At medyo naging questionable sa kanya, bakit ngayon lang ipinagtapat ni Nanay Apple kung siya man talaga ang biological father or iba man talaga yung biological father ni Dave. So ano man po ang point or hindi natin alam, baka may mga plano behind si Nanay Apple at ang kanyang mga tito-titas dahil sa pag-aampon ni Tatay Dave, Tatay Tikram kay Dave. So yun guys, malalaman po natin at sana hindi po natin susukuan din si Kuya Tikram na suportahan. Huwag po tayo mag-skip ng ads. Lagi po tayong i-click po natin lahat ang notification bell para ma-notify po tayo sa mga susunod niya pang videos. At alam naman po natin na napakarami po ang kanilang natutulungan. At dahil po sa pag-click natin ng subscribe, like, share, ayan, gawin na lang po natin lahat para po dumami pa po ang kanilang matulungan. Ayan. So, first time ko po talaga guys na mag-react dahil hindi ko na rin po mapigilan. Pero guys, sa totoo lang, isa po akong maliit na vlogger at supporter ng mga humanitarian channel. So, at isa rin po akong OFW at naiisip ko po na pag nag-for good man po tayo, sana makabuuran po tayo ng